Hello mga kagulay, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome back nga pala ulit dito sa aking channel. So ngayon ay pupuntahan ko na po ngayon yung nag-harvest dito ng Calixto F1. So dito na po ako dadaan sa talungan namin kasi medyo nasa duluhan lang po yun. Tignan natin kung maganda nga ba epekto ng Bropeya sa kanyang talungan. Para kahit paano mga kagulay ay meron tayong choice kung ano ba pwede natin gamitin na panguod sa ating mga talungan para makontrol po natin agad. So katatapos ko lang kasi magpatubig mga kagulay. Para bukas kasi ay hindi siya masyado maputik. Ngayon maga ay tinubigan ko itong aming matandang talong. So ito po siya. So ngayon po mga kagulay, puntahan po natin. Tignan natin kung makakailang bundle din siya ngayong araw. So harvest niya po ngayon. Kasi yung nakaraan naka 130 bundle po siya. Ngayon isang lata pong Calixto F1 po yun. So ito po pala yung aming Calixto ngayon. Ayan. So sana maliwanag yung ating camera. Natutubig ko lang po kasi mga kagulay. So makikita niya may tubig pa. Ayan. So puntaan na po natin mga kagulay yung talungan na sinasabi ko, para tignan natin kung makakailang bundle siya ngayong araw. So yung mga kagulay, tara samahan nyo lang ako. So yung mga kagulay, pupuntahan na po natin yung Calixto na nag-harvest. So doon po yun sa gawi po na yun. Kung makikita nyo sa may gawi po ng puno na yun, doon po tayo pupunta. So maglalakad na lang po tayo. Ito nga pala mga kagulay, ito na yung ating Calixtong maliliit. So meron na rin po siyang poste. Lalagyan na lang po siya ng one ply. Ayan, so naabangan na po namin. At ito po ng ating Calixtong maliliit, ito po ay 35 days na po ito. Ayan, so malalaki na rin. Ayan, so makikita nyo. Hanggang tuhod ko na rin to itong ating Calixto at meron na rin siyang bunga-bunga. Ayan. So balitaan ko lang kayo dyan pagka meron po akong gagawin na bagong step doon sa ating bagong tanim na talong na ito. So 35 days. So ayun po ang ating matanda. Ayan. Medyo pupuntaan po natin sila at tignan natin kung payari na ba sila o ilan bundle na ba ang kanilang naiplastic ngayong araw. So ayan mga kagulay. So meron na rin po maagos dito sa may dulo. Umiikot po siya dito sa may gilid ng aking talong kasi ito mabilis tumatuyo. So yung patapon po nito ng aking matandang talong, dumidiretso na po siya dito sa may bata namin talong. Ayan, so tapos yung duluan namin, kung makikita nyo, sitaw po yan na mariposa. Yun po ang variety niyan. So ito po, hanggang doon po yan sa may dulo po na yan. Ayan, puro gulay po talaga dito sa gawin namin. Ayan, so tignan natin yung mga nag-harvest. Punta natin. An hour later. So yung mga kagulay, andito na po tayo sa Calixto ni Boss Dawing. Asan na ba siya? So makikita nyo, hindi pa siya tapos mag-harvest. Meron pa pong pinipitasan. So nag-aakot pa ko sila ngayon. Tapos sa kasabay po nito, meron na rin pong nagtatali dito. Ayan, si Kuya Chris. Tsaka si Pari Chad. Pari Jeff, ayan. Tapos si Pari Reson. Tapos si Pari Ike, malaki po ang baling yan sa akin. Oh, malaki baling yan, tumatakas na sa lusong yan. So, nagtatali na po sila ngayon. Ayan. So ito pala mga kagulay yung ini-sprayan ng Bropeya. So makikita nyo rin po kanyang talbos na okay naman at maganda. So mukhang hindi naman siya mainit sa ating mga talungan, kaya safe siguro. So makikita nyo rin, wala kayong makikita nga dahon dito na merong butas. Ayan, so makikita nyo rin dyan kasi sa talong kung meron ng mga uod kapag mabutas yung kanyang talbo. So marami din siyang bulaklak. Ayan, so ayan, so nagtatali po sila ng Calixto ngayon. Pinapatalian at medyo sarado na rin po yung daanan ng pagitan ng talong. So makikita nyo pala dito mga kagulay yung ating pagitan. So malaki na spacing nya sa gitna. Ayan, so ang pagitan din po nito nasa 4 to 5 feet din po. So pare-parehas lang din po kami ng pagitan, kaya kailangan
maitali din po ito ng agad. Kasi tsaka iwas ano na rin, pagkat nagtubig tayo at tumangin, malakas kasi ang hangin dito, alalay na rin sa ating talong para iwas sa uga. Ayan, magkano ba ipakyaw nyo dito? Wala pa eh. Ha? Wala pa? Alawa pa lang presyo dito eh. Pero pakyaw to sigurado eh. Ano? So pala dito, hindi pa po pala to natatalian. Yung pagitan. So makikita nyo halos sa konti na lang, halos magdidikit na rin. Pero tignan nyo naman yung kanyang talbos. Ayan, kahit mainit ang panahon dito, maganda. So makikita nyo naman, kalinis. So bibigyan ko lang kayo ng option dito sa pwede natin gamitin sa talong. Ayan, na panguod. So ito gumagamit sila ng Bropea. Pero ito po ay hindi ko po pinopromote. Ginagamit lang po talaga nila. So yung mga kagulay, tignan nyo yung kanyang pagitan ay nakasablay po ito. At kita nyo malinis. Ayan, so ito hindi pa po ito, hindi pa ito natalian. Ayan, so ayan po yung mga bunga nya. Ayan, so kita nyo ang ganda ng talbos, sariwang sariwa. So andun lang po yung sa amin. Kung makikita nyo yung bahayan po na yun, andun lang po yung sa amin. Tapos nasa gawin duluan lang po namin to. Kaya natatanaw ko rin siya pag nag-i-spray siya dito sa may talungan niya. Kasi yung ando siya mga kagulay sa may puno po na yun, na ando sila nagtitinor. Tignan natin kung nakailang bundle na po sila ngayon. At marami pa po kasi inaakot. Ayun, si Pare Bilog naakot na po. Ayun, may sunong pa. Tapos meron pa doon sa may ano, gitna, meron pa po siya. So andito po yung ating mga kagulay na nagtitinor. Ayan. Hello. Hello. So ayan po yung ating mga nagtitinor dito. Ayan. So, ito po yung nabundle na nila. Nakaliksto. Ayan, so hindi ko na po Bropea po ang kanyang gamit. At kita nyo naman, verde naman kanyang tampok. Yan ang kagustuhan nila dito sa Calixto. Ay hindi sila bumibitaw sa pagkaberde ng tampok.
So tingnan niyo po mga kagulay kung gaano po kaganda yung na itali na talbos. At tingnan niyo rin po yung ilalim. Kung makikita niyo medyo madilaw po. Natural lang po yan na dumilaw yung ilalim na dahon kasi ito po ay yung magulang na po. Kaya ito po yung sinasabi ko sa inyo na kung saan na po siya maglalagas pagka dumilaw na po yung mismong dahon niya. So natural lang po yan. Basta at importante yung ibabaw, hindi po siya dumilaw na katulad po nitong nasa ilalim. Ayan, so kung gumagamit kayo ng mga 14, eh sigurado yan, hanggang dito yan may mga dumidilaw na o nalalagas na agad yung kanyang dahon. So palatandaan po yan na maganda po yung ating kalixto pagka maberde po hanggang ilalim pa. So hindi pa po siya yung panahon na paglalagas niya. So ito po yung kanyang ilalim. Dingding na po sa gilid at nakita nyo sa kanyang buko. So gamit na rin po dito ng apple yard yung Megatonic at gumagamit din po siya ng score na pinasasalit niya po ito. At syempre yung Burupea po na sinasabi ko po sa inyo na ginagamit niya. So makikita nyo naman talaga sa kanyang dahon na talagang malinis at wala kayong makikita ng mga kagat ng mga uod. At so ayun mga kagulay, pauwi na po ako. Ayan, so hindi natin na bilang kung nakailang bundle sila kasi hinahakot na po agad nung motor. Yun po pala, ipapadala daw po pala yun sa Divisoria. Sa Divisoria po sila magpapadala ngayon, hindi muna sa Misangitan. So iniwan ko na sila. Pero palagay ko itong tansya nun, kaya niya mga 120 bundle. Kasi marami pa naman siyang tinitinor. Eh bago ko sila iwanan doon, meron ng 80 bundle na i-plastic. So hindi lang natin tinapos. Ayan, kasi ano oras na rin, nagmamadali na rin sila. Kaya nagpaalam na rin akong umuwi. Kaya yun, makagulay yung gumagamit ng Propea. So para sa akin, mukhang okay kasi hindi naman wala naman problema doon sa kanyang talong. At wala ka rin makikita ng harabas o mga uod. Malinis yung kanyang dahon. Kaya okay na okay din po ang Propea, pero sana matry din natin yon, yung Propea minsan, at magawa ko siya ng actual na video kung paano siya gamitin sa ating mga talong. Ayan, pero pwede nyo rin po i-try. Ayan, so siguro mas maganda ihalo nyo na lang po muna sa tubig yung Propea para po mas maganda at mas makontrol yung init ng lason. So ganoon na lang mga kagulay, at abangan nyo lang po iba kong video. At syempre andito na ako sa may talungan namin. Ayan, ito na po yung maliliit na talong. Ayan, 35 days. Ayan, abangan nyo lang po iba kong video at kung ano pa yung gagawin kong pwede natin na gawin dito sa ating mga talungan, lalo na kung medyo bata pa. Ayan, so abangan nyo lang po yung mga video ko at mga pagla-live para po magkaroon din tayo ng update sa ating presyuan. So ito na po, bukas po ang harvest po nito. Pang 9 harvest po. Tignan natin kung kaya pa maka 1,000 kilo. Kasi yung nakaraan mga kagulay, naka 1,160 kilos po tayo. So 116 bundle. At ang presyo nga nun ay 25 pesos. So bukas po ang harvest po namin dito. Kaya tunubigan ko po siya. Ayan, so bukas lang po. Mga kagulay, maraming salamat sa tinapos po itong video na to. Ayun, medyo hinihingal na ako, kalalakad. Ayun mga kagulay, thank you, maraming salamat po.